Siya po, si Jason G. Doctor, ang panganay na anak ni Ate Jocelyn. Ang ganda na apelido yun, no? Doktor. Baka doktor si papa mo. Siya po? Ha? Doktor. Doktor si papa mo? Doktor po ang apelido, pero hindi naman po doktor. Ayon po sa kwento ng mga kapitbahay po nila, sa limang anak po ni Ate Jocelyn, dalawa lang po ang nakakausap ng matino. Ang pinakamalungkot doon, mga kalinga, pati ang kanilang ina ay dumadaan sa matinding depresyon. Tara mga kalinga at mga kasama, samahan po ninyo ako para alamin po natin ang kwento ng kanilang buhay. Sam Ashley. Subscribe po natin Sam Ashley TV. What's up mga kalingap, supportahan niyo po Sam Ashley TV. Nilapit sa akin ng kawanin ng barangay. Sabi nila puntahan ko daw tulungan. Wala naman sila dito, yung anak lang nila na lalaki si Jason G ang naiwan dito. Sige Jason, ha, salamat. Sige po, ingat po. Yun. Balik na lang ako bukas. Salamat po. Umaga. Po, balik na po. Yan mga kalingap, sayang hindi natin naabutan. Yun. Babalikan po natin bukas mga kalingap si Ate Jocelyn Doktor. Ayun mga kalingap, mga kasama, sa mapagpalang hapon po. Ayun, andito po tayo sa ito po, Purok 3. Purok 3, Sitio Agusan, Pinagbirayan Malaki. May nilapit po sa atin mga kalingap dito na isang kababayan po natin na nangangailangan. Kaya bibisitahin po namin mga kalingap ni Irvin. Hello po, magandang hapon po. Mga kalingap. Tsaka mayroon din po silang mga kapitbahay na nagmamalasakit po. Tinuro din po sa atin si Madam. Tara mga kalingap, pistahin na po natin. Kasi pinatila po muna namin yung malakas na ulan. Kasi sobrang lakas talaga. Mga kalingap, dalawin natin. Tignan natin mga kalingap kung may tutulong po tayo sa kanila. Kasi galing na po ako dito nung nakaraang araw. Ang nakausap ko si yung anak nila po ito, si Jason G. Ito yung kanyang parang pun din, parang bahay. Tao po. Magandang hapon po. Dito po yung bahay ni Doktora Jocelyn. Doktor po. Ah, doktor. Doktor pala. Ayun si ito po. Po. Dito pala yung bahay nyo. Kayo po ba si Jocelyn Doktor? Galing po ako dito nung nakarang araw, nung Lunes. Hindi ko kayo naabutan. Sabi nila, asa ko daw ata kayo bundok. Ako po ng paninda ko at yung asawa ko po ay ano na diskrasyo po ang matay. Ako po ang pasok po kayo. Ako po ang nabuhay po doon sa mga anak ko. Ang ganda ng aso nyo, si Puti, Puti, iuwi ko na ata yan. Ganda. Ang ganda. Huwag yun, okay lang po, hindi naman nangangagat siguro yan. Ay grabe yung pandilo, nakakita, pag nakakakita ako ng asong puti, parang gusto kong iuwi eh. Mga kalinga, andito tayo, kina Ate Jocelyn Doktor, no? Kamusta naman po kayo dito? Mabuti-buti naman po, kahit po naghihirap ay nakakaraos din po. Opo. Ano po yung kanyo ate? Hanap buhay po ninyo? Ano po, nagtitinda-tinda lang po ako ng mga gulay. Gulay? Dahil po, para po makapag-aral yung mga anak ko. Opo. Si ikon po ninyo, si mister po ninyo, ano po yung trabaho niya? Ay, ano po yun, dati po ay may trabaho yun, ay nung magulag po ay wala na po ngayon. Ay, nagpusak na po. Kaya ako po ang nagpapaaral po sa mga anak ko, tinda-tinda ng gulay. Saan-saan po na lang ako na sa bundok para makapag-para lang po yung mga anak ko. Bali ilan po yung anak nyo ate? Lima po. Lima? Ay ngayon po apat na lang po. Gawa nung isa po, ang panganay ko po ay naroon na po sa magulang. Magulang? Nasa magulang? Dito rin po sa Bicol o nasa ibang lugar po? Taga Manila po siguro. Ay nasa Manila na. Yung mister yung andun din po sa Manila. Kaso nabulag. Ano yung nabulag talaga buong lahat ng mata o
Ano lang po, yung isa lang po at nawildihan. Ay, nag-uwi po yung dito ay isang buwan, ay hindi hawak-hawak yung mata, ay inaalalayan ko pa po pag-iihi. Tapos nung mag-one month na, inihatid ko na lang Maynila yun at hindi na daw po niya kaya. Pag-CCR po sa Cubita, hindi po siya maka-CR, kailangan may alalay. Hindi na nakakapagtrabaho hanggang ngayon ate? Wala po. Wala pong padala. Ang tagal na nga po, bago po magbutuhan ay wala pong padala. Kaya ako na lang po ang nagsisipag po para makapagtapos po ang mga anak ko. Buti na lang, nilapit po kayo ni doon sa may ano, sa may Bato Balani, si Pining ba yun, tsaka Gina. Nilapit kayo sa akin na sabi na may kabaryuhan daw sila, kabarangay na nangangailangan ng tulong. Kaya nagpunta po ako dito, nakausap ko si Jason ba yun? Jason G ba yun? Panganay ko po yun na lalaking utal-utalin din po yun. Kapag-aaral na lang po, grade 11 na po. Ba't siya nagbukod po dyan ng ano? Ano po? Eh, yung po ay gusto po niya dyan sa bahay niya yun. Ayaw po niya dito. Kaninong bahay yan? Yan po yung bahay po nung tiyuin ko pong namatay. Nga po ang nag-alaga nun. Yung pagkamatay po, siya nang naglipat po dyan. Bahay po na yan. Hindi naman po kami kasya dito. Yung apat na anak niyo po ate, nag-aaral po lahat yun? Anong grade na yung ano, yung parang pinaka-panganay nila? Panganay ko po yung Jason, grade 11. Tapos yung pangalawa? Pangalawa po. Yung nasa Manila? Naunahan po, nagagraduate lang po nun ng grade 12. Naunahan po nga nito yung panganay. Gawa po nun, natipos po yun. Itong panganay ko po nito ay kaya na nakagraduate lang po nyo ng grade 12. Po. Nag-aaral po lahat ate, yung anak nyo. Buti naman no. Buti naman, masipag kayo ate no. Nawa na nga rin po ako dito at ako kung naghihirap ay umiyak na lang po ako sa mga ginagawa sa akin dito ay ang Diyos naman baga po ay marunong din naman po na magpasensya ka at kung marami rin naman nasasagasaan ang gawa po nilang alam po kung ano yung background family ay di ano po nilang po na pasensya nilang po na wag lang po maapitwan ang lahat. Importante doon natin, nagsusumikap po kayo, no? Para, sige, kawawa yung ano nyo. Ito yung, ito, bunso nyo ito? Grito po yan. Grito? Ano yung pangalan? Tumatawa? Ano yung pangalan mo, Neng? Ano pangalan? Ano? Ay, ano po rin yan, medyo pasensyahan din po yan at nawalan po din ang malay ng malita po yan. Tatlong beses po yan, nawalan ng malay na buhay na lang. Hindi pa. Buti naman, no? Sa awa ng Diyos, nakarecover din atin, no? Ikap ko lang kung makapagtapos yung pag-aaral ko. Mahirap po ngayon kasi pag hindi ka nakapag-aaral. Ano yung pangalan mo, Neng? Ano pangalan niya? Jocelyn po yan. Ay, si Jocelyn. Anong grade ka na, Jocelyn? Hindi ako si Jocelyn. Ano pangalan niyan? Ah, Jocelyn? Jocelyn. Jocelyn. Anong grade ka na, Jocelyn? 3 po. Ba't ka natago? Huwag ka magtago. Si Jocelyn, grade 2 na mga kalingap. Si magkano naman yung kwad pala ate, kinikita nyo araw-araw? Ay ano po, bali ang ano po ay na sa araw-araw po ay bihira man po pag may pan-deliver lang po ako na bawa puso kay Lukban at yung ibibigay na lang po dito ay bali binibili ko na lang po kahit tulong na lang sa akin gawa nga po ng ayoko rin nga pong maapektuhan din po yung lahat. Ay ano po, naabot man po din ang mga 200 pag may pang-deliver po ako ng bawa Lukban. Ano araw-araw po yung kumikita o hindi naman? Ano lang po, 2 days before ngayon, another day. Ah, hindi araw-araw. Kumbaga sa isang linggo, mga 4 na bis kayong nakakalabas na kumikita ng 200, no? Mga 800, mga ganun kinikita nyo sa isang linggo? Ano po, pagka meron din man po, pagka kasi yung puso po ang dala ko, ay di may bayar po ako sa labas, ay nakaka-500 plus po ako sa deliver ko. Eh, may abot man po. Abot din ng mga 800 sa isang linggo. Kasya naman po yun ate sa inyo. Kung tutusin po ay kulang kasi sa pag-aaral lang din po yun ang mga anak ko ay. Baon no? Baon po. Tapos yung pagkain po ay diskarte ko na lang po na mangutang. Tapos pag may ano po din na pipiyan ko lang din ang usapay paninda akong lukban ganyan. Hirap din talaga pag isa lang sa pamilya, no? Pag nawala yung ama na nagsusuporta, hirap din talaga sa budget, no?
Hirap talaga, kaya ako lang talaga, tiyagaan lang talaga, no? At itong panyo ate, itong lote na ito, sa inyo po ito? Yung lote ito na... po ay, sabi po nung, ito po, bukod dami po ito dun sa, may mga papel po itong ano. Ito daw pong lote kong ito ay, ang may-ari daw po nito ay, sa Sorbi po ay, nasa Maynila na daw po. Hindi alam kung patay o buhay pa po. Pero matagal na rin po kayo dito? Matagal na po. Gawa ng yung anak ko po ay grade, ano na po ay yung panganay ko ay kagagraduate lang po ng grade 12. Matagal na panahon na po ako dito nakatera. Talagang itiyagaan, no? Sa hirap ng buhay talaga. Ito yung bahay nila, mga kalinga po ni... Sira na nga rin po yung kusina ko ngayon. Ito yung pinakakusina po ninyo? Sira na din po. Pati mga aligi ko po dito. Yan po. Oriente? May kuryente po kayo? Oriente po ako. Eh, nakikinik lang po ako dyan. Eh, kanina ko kayo nakikinik? Sa kapatid ko. Eh, wala naman po. Tinanggal yata. Ah, kapatid po ninyo yan? Kapatid ko po ito. Yung may-ari po. Lalaki po. Yaman po ay nag-abroad po yan. Pag... ano po. Nakapag-ipon po yan ang... pero kaya nakapagawa po ng kapatid ko rin na panganay. Bali panganay po ako dyan sa kapatid ko. Mabait lalaki naman, po. Mabait naman yung kapatid nyo na lalaki, no? Ito parang bago lang tumiro nyo. Naawa na po yung mga kapatid ko sa akin. Pinagtulungan lang po yung dalawa kong kapatid na lalaki. Dadal mo lang naman pong kapatid ko na lalaki. Pareho driver. Dalawa rin po kami babae. Kung po ang pinakapanganay sa lahat. Binilhan lang po ako ng hero at butas-butas po yan, di pa po natatagalan. Tinapalan lang po at pag-uulan. Tumutulo, no? Hindi rin talaga biro ang ano, mag-manage bilang isang magulang, no? Sa isang pamilya, napakahirap talaga. Ang anak nga po ay makatapos ng pag-aaral ng anak ng panganay ko ay sana ay pangarap na sa matutulungan, tutulungan daw po ako. Naroon po doon sa lula po nila sa Italian. Yung asawa ko naman po naroon po sa Paco, doon po sa ama nila, ama po naman. Talagang konsya, tubong Manila talaga yun, di taga Bicol. Ang may province po din sila, Sorsogon po yung ama niya, tapos yung nanay niya, Aklan. Pero maliit pa po sila, pinabahayan po sila ng ano po, kondominium po yung magulang. Pero po, yun ay parang naroon na po sila sa likuran. Parang bahay-bahay lang din po na. Simpleng bahay lang. Bago. Kasi yun pong ama po eh, yung pamilya po nila. Pero kami po ang dito, matagal na po kami. Bihira po siyang umuwi. Dati nagpapadala talaga siya ng Miklihar. Wala namang pamilya, baka may pamilyang iba din, wala naman po. Wala. Dahil po kung ano ay hindi po kami, hindi po ako nung isasama eh. Para pong ang ano lang po niya yung maki ano lang po sa libangan lang niya yung may katiks niya, ganyan. At para pansin ko si Josie lang andito, pumasok ba yung mga anak niyo na iba? Yung anak ko po ay nayan po, nagtatakbo kung saan po. Baka yung tinuro sa amin kanina na parang naliligo at naliligo ako sa ulan. Grade 8 at grade 7 po yung ano. Wala silang pasok? Wala po, holiday na. Holiday? Ano pa? Anong po yung Merkwis, no? Anong puan po ngayon ate? Ano po ngayon? Merkwis ngayon o Merkwis, no? Oo, Merkwis. Ano pa yung pinag-celebrate ngayon sa atin ngayon? Baka nakaread siguro yun sa kalendaryo. Ito mga kalinga. Ito yung kanilang bahay, mga kalingap ni ano. Bahay nila Ate Jocelyn. Sa una lang akala natin mayaman sila kasi doktor yung kanilang apelyido. Ito mga kalingap po. Ito yung si Josie. Ano? Tatago, mahiyain. Josie! Umarap ka! Mahiyain. Tsaka silipin din natin mga kalingap dito sa kung nila. Likuran. Silipin natin yung kanilang bahay. Ito mga kalingap po. Parang bagong repair to ate, no? Kung hindi siguro to pinalitan, baka tumutulo ngayon, no? Ito mga kalingap po. Napakalayo to mga kalingap. Mahigit sang oras po yung binyahin namin para marating po namin yung lugar nila Ate Jocelyn. Kasi may naglapit po sa amin na talagang nangangailangan sila ng tulong. Yan mga kalingap po. Ito yung kanilang bahay.
Malapit sila sa Sapa. Yan po. Mga kalingap po. Sapa na yung likod nila. Tsaka ito. Ah, ito pala. Pag, ito mga kalingap po. Nilagyan na ng trapal. Yan po. Yan. Ito yung kanilang kusina. Nagtanong din ako mga kalingap sa kanilang mga kapitbahay. Sinabi ng mga kapitbahay po nila na talagang yung pamilya na ito ay talagang nangangailangan ng tulong. Hindi na nakakapaghahanap po yung kanyang asawa. Kasi na disgrasya mga kalingap na bulag. Ano yung ulam nyo ngayon ate? Wala nga po. Natating pa lang po ako galing bundok. Ay, paano yung mga anak nyo? Ano pong kinain? Ano po? Mga siguro po pagdating ko po hindi ko nga po alam kung may mga kinain na po sila. Kasi wala akong, parang wala akong nakikita mga kaldero dito. Saan kayo nagluluto dito rin ate sa kusina mismo? Ay dito kayo nagluluto ito. Ay, grabe naman tong lutuan nila mga kalinga po. Dito sila nagluluto oh. Basa na. Wala kayong kwan dito? Kalan? Wala. Ano lang po, kahoy-kahoy lang. Kahoy-kahoy lang talaga? Kahit nga po pambiling uling ay wala. Yun lang. Buti na lang dumating kami ate no. Bibigyan natin mga kalingap si ate ng kaunting tulong si ate para kahit papaano hindi siya masyadong mag-isip kasi laging kung ito, iniisip niya yung kung ano yung ipapakain sa kanyang anak. Talagang malayo din ate yung mga bundok na inakyat nyo no? Malalayo no? Kasi yan mga kalingap, ipapakita ko mamaya mga kalingap, kabundukan na talaga dito. Papabutan din natin si ate Jocelyn. Para may pambaon si Josie, no? No, Josie? Para may pambaon ka? Bigyan natin si mama mo ng pera, no? Tawa. No, may pambili ka ng ulam, no? Ito mga kalingap, kun po ito. Nanggaling po sa akin ito mga kalingap para ibigyan natin ka, no? Yan, tanggapin po yun, ate. Galing po sa akin yan. Para meron po kayong pambili ng ulam, no? Pwede po kayo. Ikaw din. Kaya ko may bariya ako dito. Oh, may bariya ako dito, oh. Dami. Dami nito. Oh, galing kay Kuya Sam mo 'yan. Ano masasabi mo kay Kuya Sam? Salamat po. Ayun, mahiyain. Bigyan din natin mga kalinga para meron siyang pambili ng merenda. Paano 'yan, Ate? Mauwi na rin po kami, no. Mag-ingat po kayo dito, no. Kikamusta na lang po ako sa mga anak niyo pag dumating po sila. Sinsya nyo na ate, yan lang po yung nakayanan po natin. Sana makatulong po sa inyo. Makabili kayo ng ano, bigas. May bigas pa po kayo ate? Bari po, may kaunti pa po akong bigas. Binigay naman po yung nanay ko rin. Sakto yan ate, makatulong po sa inyo. Ano, makabili kahit ilang kilo. Tsaka yung sobra, pambaon na rin ng mga bata. No? Sige ate, salamat po ah. Mauwi na rin po kami kasi medyo malayo pa yung uwi namin. Sa diet pa po kami. Isang oras din po yung biyahe pala dito magmula Daib. May kalayuan din po. Naiyak si ate. Oh. Parang nalulungkot si ate, tinulungan natin. Ay ano po kasi na, yung ano po naalaala ko lang din po yung buhay namin. Ano po yun? Dami! Hirap na rin po ako ay sa mga anak ko na kahit po mapibig at ay dinadala ko na lang po ng makaparaos mo po yung anak mo makapag-aaral, yung mga ibaba. Yung pasan ko po ang hirap po ako tulad naman po ang natulong sa akin na magpasan po ng mabibig. Tama. Kasi mabigat din talaga yung mga gulay din, no? Puso po ng saging, mga lukban po, mga ambigat po kasi sa ubig po sa bahay. Tiyaga lang talaga atin, no? Tiyaga lang. Ang importante mapatapos po ninyo yung mga anak nyo pagdating ng araw makatulong po sa inyo no? Sige ate, salamat ate ah. Uwi na rin po kami ng dait. Marami pong salamat. Opo, sige po. Pag dumalo kami dyan sa kaibigan po namin kay Freddy, dadaanan po namin kayo dito no? Basta tuloy nyo lang ate yung ginagawa nyo ano, pag hanap buhay no? Pag may extra din kami, dadaan kami dito no? Para makapag-abot ulit kami ng kaunting tulong. Sige po ate, salamat po ah. Marami pong salamat. Opo, salamat din po. Opo, salamat po. Mag-ingat po kayo dito. Ayun mga kalingap.
Yun, bigyan din po natin ng kaunting tulong si Ate Jocelyn. Jocelyn Doktor. Ayun mga kalingap, mga kasama. Isa na naman pong kababayan po natin ang ating natulungan. Si Ate Jocelyn pala mga kalingap, nilapit po yan sa akin. Nilapit ni Ate Ping tsaka ni Ate Gina. Sila po yung nagtatrabaho sa may Ram Pizza. Yun, nilapit po nila sa akin. Bali, kung po sila mga kalingap, bali, anim po sila dito sa bahay. Ayon po sa kanilang kwento mga kalingap, si Ate Jocelyn Doktor po natin, kung po yan mga kalingap, na-depress sa panganganak. Hindi ganun daw ka ano yung kanyang isip mga kalingap. Minsan daw, kung po siya talaga nagwawala, nagmumura pag sinusumpong. Kaya nilapit po nila sa akin mga kalingap para matulungan. Tsaka isa din na po problema mga kalingap yung kanyang mga anak. Yung kanyang anak na lima mga kalingap, ang pagkabanggit po sa akin, parang dalawa lang po. Dalawa lang po yung walang problema po. Yung tatlo, kung na po yun mga kalingap, mayroon po silang problema na kailangan na magamot. Hindi po sila tulad ng mga normal na tao mga kalingap. Yung kanyang tatlong anak, kagaya po nila Rubilin, nila Rina, sila Kuya Ruel, parang ganun mga kalingap, mayroon po silang depression mga kalingap na kailangan talaga na mapagtuunan ng pansin. Lalo na ito mga kalingap, si Ate Jocelyn, marami siyang iniisip kasi yung kanyang asawa ay nadisgrasya, hindi makapagtrabaho ng maayos, kaya talagang kailangan po nila yung tulong mga kalingap. Kailangan nilang matulungan kasi mas lalong lalala po yung kanyang kondisyon. Kasi sabi ng kanyang mga kapitbahay po dito, pag sinusumpong talaga, kung po siya talaga, nagmumura, nagwawala. Kaya ito mga kalingap, buti na lang na ilapit po nila sa atin kahit papano. Matulungan po natin siya sa kanilang pang-araw-araw. Yun mga kalingap, babalikan po natin sila sa mga susunod na araw dito pag nagawi po tayo kay Freddy. Yun mga kalingap, mga kasama, muli po akong nagpapasalamat po sa inyo sa walang sawa po talaga na pagsuporta po ninyo sa aming lahat, lalong lalo na po sa ama ng kalingap, Kuya Balsanto sa Matubang, at ang kanyang napakasipag na anak, Kalingap Rob. Siyempre mga kalingap, laging nakaantabay po ang ating Ate Edna Vlogs. Suportahan po natin sila mga kalingap para tuloy-tuloy po yung kanilang ginagawa na pagtulong po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa mga organic na mga kalingap po natin. Maraming salamat po talaga sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa amin. Napakalaking tulong po yan talaga sa amin, ang inyong simpleng panonood. Talagang napakalaking tulong po yan sa ating mga kababayan talaga. Maraming salamat po sa mga silent viewers po natin, mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Tsaka gusto kong pasalamatan yung mga kababayan po natin na nasa ibang bansa, mga OFW. Maraming salamat po. Tsaka gusto kong pasalamatan din mga kalingap yung mga mababait po natin ng mga sponsors. Maraming salamat po kay Ate Nansilim, kay Tita from Toronto, Canada, kay Mrs. Ingie Alberta ng Canada, kay Ate Heartpie Cabrera de la Cruz, kay Ma'am Rowena Viernes, kay Ma'am Kaya Sasiya, kay Ma'am na taga Japan, arigato gozaimasu. Maraming salamat po sa inyong binigay na tiwala sa inyong lingkod sa Mashley TV. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. God bless.